Dahil sa biyayang taglay ng kanyang katubigan, hindi mapagkakaila ng pangisdaan ay isa sa mga importanteng industriya ng Pilipinas. Bilang patunay, noong 2018, nakapag-produce ng 4.35 million metric tons ng mga fisheries product ang ating bansa. Ngunit sa kabila ng kasaganaang ito, ang ating mga mangisda ay nabibilang sa mga pinakamahirap sa ating lipunan dahil sa kakulangan ng sapat na kasanayan sa pagninegosyo, sa paghahanap ng pagbebenta ng kanilang mga produkto at maging sa kakulangan ng puhunan upang makapagsimula sa pagninegosyo. Bilang suporta, ang Fisheries Industry Development Support and Services Division ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ay patuloy na nagbibigay ng serbisyo upang magsilbing tulay para sa mga nagnenegosyo sa pangisdaan, makahanap ng merkado para sa kanilang mga produkto at makahanap ng magiging kaagapay upang magkaroon ng puhunang magagamit ng ating mga small medium scale enterprises upang mapalago at makapagsimula ng kanilang negosyo. Yung aming division, ang Fisheries Industry Development and Support Services Division, ay kami po yung nag-i-implement ng mandato ng BIPAR sa marketing assistance and credit facilitation services and other related support services. So I guess ang impact ay patuloy po nating tinutulungang maiangat ang livelihood po ng ating mga fisher folks, no, ang ating mga stakeholders in the fishery sector. At pinakapangunahin sa kanilang pangangailangan na tinutugunan nga po ng BIPAR is maihanap sila ng market, no? Especially itong mga nag-uumpisa pa lang ng mga fishery entrepreneurs. Masaya naman po ngayon kami sa ahensya dahil tumaas po ang ating production na dati negatibo, ngayon ay nag-positive tayo. But still, the effort of the government is to keep the production growing or increasing to ensure food security. Nandito po tayo ngayon sa 32nd MAFBEX at minamaximize kasi ng BIPAR ang dami ng mga pumupunta dito sa MAFBEX at sinasamantala natin na ang ating mga regional MSMEs ay makapag-promote at makapagbenta ng kanilang mga produkto. Isa sa mga ginagawa ng BIPAR upang matulungan ang mga produktong makilala sa merkado ay sa pamamagitan ng Seafood Village, kung saan makikita ang iba't ibang mga dekalidad ng mga produkto mula sa iba't ibang sulok ng Pilipinas, mula sa mga frozen fisheries products, processed canned and bottled products, dried fisheries products, hanggang sa mga high-value species na kung ating matitikman at makikita ay mga produktong may kakayanang pumasok di lamang sa mainstream local market kundi maging sa mga international market. Karamihan ng mga produktong ito ay nagmumula sa mga SMSEs o Small Medium Scale Enterprises na may malaking na itutulong di lamang sa pagpapaunlad ng industriya ng pangisdaan kundi na din sa mga komunidad, lalo na sa mga mangisda na kanilang pinagkukunan ng mga fisheries products. Kung may mga usapin at kailangan ding mabigyan ng kaalaman ng ating mga stakeholders, in particular the fishery-based MSMEs, gumagawa rin kami ng mga side activities na kagaya ng industry forum na ito ay ginanap namin kahapon. Na ang specific team namin kahapon ay buyer's guide for the fishery-based MSMEs towards a successful business matching. So kahapon, yun ang naging platforma ng aming industry forum na nag-invite po kami ng mga resource persons sa iba't ibang sektor ng kalakalan sa pangisdaan at ibinigay nila ang kanilang mga specific requirements at binigyan din kung alin doon yung minimum pero mandatory na requirements nila na talagang kung gusto nilang maging sustainable ang kanilang kalakalan, no, o ang pagninegosyo at maging competitive,
they really have to comply with the minimum and mandatory requirements of their target market. Dito sa Fishery Industry Forum, maganda siyang activity na ginagawa kasi parang mas nagkakaroon yung buyer and supplier ng time para ma-discuss nila yung mga specifics ng mga product nila at yung mga requirement. Yung forum kasi parang for me, isa tong paraan para kahit papaano malaman ng mga gustong mag-invest or gustong mag-put up ng isang business kung ano ba talaga yung mga required ng market. Kasi parang dito sa pamamaraan na to, dito lumalabas kung ano ba talaga ngayon ang current market demands. So mahirap kasi na magkakaroon ka ng isang business and then hindi mo naman alam kung ano ba talaga ang need nila. So for me, ang ganitong pagkakataon ay parehong nagbe-benefit ang supplier and buyer para sa ganun, magkaroon sila ng sustainable na business. Isang malaking opportunity para sa aming mga mangingisda na yung product namin doon na hindi napapansin minsan, hindi na ma-market, ay nagkaroon siya ng opportunity na mahanapan siya ng market at mga buyers. Kung wala itong mga ganitong forum sa BFAR, siguro hindi makikilala ding mga potential products namin doon sa baba. So malaking pakinabang at tulong talaga itong ganitong mga activities at programa. Sa mga buyers kanina na na-meet natin, parang nagkaroon kami ng bagong pag-asa na yung mga mismatch na product natin ay parang na-match na natin ngayon. Actually, ma'am, isa po sa mga parang napaka-insightful na event for this MAFBEX kasi parang for us na mga nagsa-start pa lang sa business, it was really helpful po. Nakatulong talaga siya para maintindihan namin kung paano mag-go about sa mga processes, requirements, and paano siya nakapag-encourage namin na madali lang naman pala to do business ngayon sa industry farm, sa fish industry natin. Actually, ang kagandahan po dun sa forum na inatila namin kanina, binigyan niya kami ng opportunity para ma-meet yung mga ibang mga buyers. It really inspired us to continue persevering para ma-improve din yung mga products namin, yung branding namin, and marketing namin. Kasi we believe na yung sinabi niya na na-encourage niya kami kanina na merong mga demands pa out there for export. So isa yun sa mga things na kailangan namin i-explore in the future. Naiintindihan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na ang bawat negosyo ay nangangailangan ng paunang puhunan, isang bagay na karamihan sa ating mga kababayan ay nahihirapang makuha. Kaya naman, upang matugunan ito, tinutulungan ng BFAR ang mga nangangarap makapagsimula at sa mga nagnanais na palakihin ang kanilang mga negosyo sa pamamagitan ng credit matching. Ngayon naman po, ginanap namin ang aming second Fisheries Credit Forum na para po ito sa mabigyan din po sila ng tulong, assistance kung paano mapapaunlad pa nila ang kanilang kabuhayan sa fisheries sector. Kadalasan yung mga maliliit na mga mangingisda or fisher folk ay gusto nilang umangat yung kanilang kabuhayan, yung kanilang negosyo, pero marami nga sa kanila ay kulang sa kapital. So, andun yung isang tinutugunan po ng BFAR na matulungan sila para ma-facilitate yung access to credit. At binigyang mukha po natin sa forum na ito yung iba't ibang institusyon na nagpapautang at iba't ibang uri rin ng or yung mode ng kanilang loan facilities, ano yung mga specific requirements at sino-sino yung pwedeng makapangutang. So base doon sa mga specific needs ng ating stakeholders at doon sa mga na-invite po nating resource person ngayong araw na ito ay kahit papaano ma-identify nila saan sila pwedeng makapangutang. Salamat at mayroong ganitong mga programa na nilulunsad. Kung papaano, dati-dati ang hirap pabutin ng ayuda ng gobyerno ng mga maliliit sa mga, dahil sa mga bureaucracy na pamamaraan. Pero sa ngayon, sa dami ng mga nilulunsad na programa, may mga para sa mga magsasakat, mangisda, katulad ng production loan easy access. Mayroon sa mga maliliit na negosyante katulad ng mga petri program na yan, yung mga pundo sa pagbabago. So sana tuloy-tuloy ito.
nakikita ko po na ito'y magiging isang eye-opener para sa mga tulad po naming mga maliliit na magsasaka, farmer fisher folks ng Cagayan Valley region, na pagbubukas ng mga bagong credit facilities. Una po ay di po nyo na itatanong, ang aming grupo po ay dating mga magmamais na kung saan ay kami po ay naghahanap ng mga alternatibong pangkabuhayan, at ito po yung aming itinutulak na i-divert po ang aming ilang mga maisan sa bilang mga palaisdaan. Our responsibility in the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources is not only to protect these resources, but also to ensure their equitable use, thereby encouraging inclusive economic progress. Through this forum, we hope that participating municipal and small-scale commercial fisher folk will be able to successfully enter the fisheries industry market through simplified credit programs. Likewise, we hope that by introducing them to capacity building programs, we may also improve their bankability and competitiveness in the market. We hope that linkages between stakeholders and these financing institutions are created, and that our participants leave this event with more opportunities before them. Of course, you can be assured that the government support does not end here. The Fisheries Industry Development and Support Services Division of BIFAR ensures that support services in all aspects of fisheries, production, processing, and marketing are provided to stakeholders. Hindi sapat na isipin lamang ang pag-produce ng mga isda. Ang pagkakaroon ng entrepreneurial mindset ay isang susi upang mapayabong at maitaas ang antas ng pamumuhay ng bawat mamamayang umaasa sa yamang taglay ng ating katubigan. Sa tulong ng mga serbisyo ng BIFAR ay ating makakamit ang isang sustainable at food secure na pangisdaan.